Okay, tamo na. Yan ang tinatawag pa nilang unity. Kaya nga sabi ko nga eh. Anyway, eh, even if good thing pa rin na nilagay sa tabi si Attorney Vic bilang Presidential Chief of Staff, sana man lang pinagtanggol ho siya ng presidente. Kasi wala namang iba pang tatapat na talaga eh, yung loyalty at loyalty lang. Kung hindi itong si Vic Rodriguez eh, di ba? Ayaw ko nga, sabi ko nga, hindi man lang pinag... Ay, nako, mahina talaga eh. Ayan na, okay, linawin natin. Una, there are two orders or two parang executive order o admin order nito ni PBBM. Okay, which is, itayo yung opisina. Ito yon. Ito yung special order na yon. Ayan, okay. So, assist ang presidente, magpatupad ng mga polisiya, magpatupad ng instruction para sa epektibong operasyon ng mga departamento. Andyan pa rin eh. All the powers, nandyan. Tignan ninyo. Ah, dito kayo, eto ah, dito ninyo malalaman kung bakit tama po yung sinasabi ko sa inyo. Bakit to? Andyan pa rin oh, lahat ng power ng executive secretary. May punto si Enrile na medyo doble ho ito. 'Di ba? Yan ang sinasabi ni Enrile ngayon, doble. Medyo redundant na yung power, correct? It's the same power ng executive secretary. Ang tinanggal lang yung appointment. 'Di ba? Kung tarantado itong si executive secretary, dating executive secretary Vic Rodriguez, sana tuluyan na talagang tinanggal siya. Tuluyan na nag-resign. Pero ano ginawa? Tinanggal lang ho yung appointment sa kanya. Yung lahat na andi dito pa rin. Naintindihan ninyo? Doon pa lang, simpleng-simple na, tama yung sinasabi ni Senator Aimee before the election. Ano yung sinabi ni Senator Aimee noon? Hindi pa nga nananalo yung kapatid ko. Puro appointment na iniintindi ninyong mga animal kayo. Wala ho yung animal, ha? Ako, tagdag ko na lang ho yun. Di ba? Wala ho yung animal na yun. Pero ang totoo niyan, hindi pa nananalo si PBBM, puro appointment na iniintindi ng mga nakapaligid sa kanya. Yung mga amuyong niya ngayon, puro appointment na lang ang iniintindi. Kaya, nung na-appoint, nanalo si PBBM at na-appoint si ES Rodriguez, yan o yung kanilang sinolusyunan. Hindi basta-basta nag-appoint. Pansinin ninyo. O, di ba? O, bakit biglang nag-resign? Pero same pa rin ang power niya. Isipin nyo maigi to, isipin nyo maigi. Same pa rin yung power niya. Title lang ang napalitan. At yung trabaho na mag-appoint. So, ang ibig lamang sabihin nun, simple lang, mga kapatid, mga kaibigan. The ES issue, it's all about appointment. Tinira siya ng mga, one, hindi na-appoint. O, kilala natin, nandyan yung vlogger. O, number two, tinira siya ng mga gustong makapasok sa gobyerno. Dahil hindi sila makapasok para sa mga bidding and projects, pinatira ngayon nila doon sa mga vlogger at saka sa media. Napasok na naman yung vlogger dyan. Ganyang kawalang niya. Mantakin nyo. Kaya nga napakabobo nung iba eh. Para sabihin na demote si ES. Eh same pa rin eh. Kaya nga it's just a matter of mapagbigyan, ma-accommodate yung mga nagre-reklamong gusto magpa-appoint. Yun lang ho ang ano dyan, issue dyan. Yung mga gusto magpa-appoint, pinagbigyan ngayon. Ang pangit tignan. Honestly, ang pangit tignan. Yung sinasabi nilang unity, wala na. Kagaguhan na. Pangalawa, yung sinasabi nilang right-sizing, kagaguhan na rin. Bakit? Doble-doble na eh. Oh. Sinalag niya kaliwat kanan ng batiko sa Pangulo. Yung mga amuyong ngayon na pabida kay PBBM, anong ginawa nila? Wala! Oo, totoo!
Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ako hindi ako maka-PBBM ha, hindi rin ako maka-Rodriguez. Pero nakikita ko kung ano yung tama at mali. Si Rodriguez ang sumalag ng lahat ng batikos kay PBBM. Tapos yung mga bagong saltang mga politikong sip-sip lang ngayon dahil nanalo si PBBM, abay pambihira. Kumakadikta kay Marcos, mga bagong salta lang yan ha. Etong si Rodriguez, matagal na, talaga sinasalag lahat. Lahat. O, isa yan. Halimbawa niyan, o, andali-dali mag-akusa. Kesyo daw si E.S. Rodriguez ay nagbebenta ng appointment. Andali mag-akusa. O, meron ba ni isa nagpatunay? Meron ho ba ni isang lumabas na ebidensya? Wala. Puro marites lang ng mga vlogger. Yung marites ng vlogger, eh pambihira. Kilala ho nating marites at nagpapakalat ng fake news yung vlogger na yun. Yun nga lang sinabi niyang mamamatay na daw siya, fake news eh. Tapos itong mga tangang followers nito, isipin niyo ha, sinabi niya at pinakalat niya na mamamatay na daw siya kaya nang hingi ng pera. Eto naman mga tangang followers niya, binigayan siya ng pera. O kung hindi kayo mga tangat bobo, mantakin nyo. Tapos ngayon buhay na buhay, malusog na malusog pa. Tapos naniniwala pa kayo. O anong tawag sa inyo? Kulto. Ganyan o yung mga kulto eh. O ano ba ibig sabihin ng kulto? Isipin nyo ha. Yung mga kulto, yung mga, hindi, ito, wala ho ito pinatitirahang ano ha, kahit na anong relihiyon. Lahat ho ng relihiyon may kulto. O, yung mga kulto, mga pastor, mga kultong mga pare. O, ano sasabihin? O, ikaw, para ikaw ay tanggapin sa langit, kailangan magbayad ka, magbigay ka ng pera. O, eh, ganyan na mga kulto eh. Ikaw naman, tatanga-tanga ka, wala ka nang pera, binigay mo na lahat ng pera mo. O, ano pa? Ikaw na babae, kailangan mong ialay ang iyong sarili sa Panginoon. Kaya kailangan mong bilang ako ang ano ng Panginoon, ibigay mo sa akin ang katawan mo. Ang daming ganyan sa Amerika. Yung mga kulto, o, di ba? Eh, ikaw naman, dahil naniniwala ka sa kaligtasan na inaalok ng pastor, ibibigay mo naman yung katawan mo, magpapagamit ka. O, tapos sasabihin nung pastor, kesyo yan ang kagustuhan ng Diyos. O, kulto tawag dyan. Bakit? Tanga ka eh. O, di ba? Ganyan din ho, yung mga nagpapaniwala dyan sa vlogger na yan. Bakit? Sabihin ba naman mamamatay siya, tapos manghihingi ng pera, tapos binigyan nyo ng pera, namatay ba? Sabi niya may tanning na daw siya. O, anong tawag dyan? Bakit buhay na buhay? Ang lusog-lusog pa, namamasyal pa sa Amerika. Kung hindi naman din kayo mga bobo, nagpapaniwala pa rin kayo. O, anong kinaugnayan nito? Kasi ho, siya ho yung nagpakalat na mga kung ano-ano dyan sa mamang to. Siya ho nagpakalat. Hindi ko, eto baka sinasabi nyo, binabanatan ko kasi galit ako dun sa animal na yun. Oo, galit talaga ako sa mga nagpapakalat ng mga fake news. Mantakin mo, nagpakalat ng kung ano-anong fake news ni hindi kayo nangingi ng ebidensya, ganyan kayo kabobong kulto nitong vlogger na ito. Isipin nyo yan ha. O, eto yung mama na talagang dikit kay PBBM. Hindi pa sikat si PBBM. Karamihan pa ng lahat ng vloggers, anti-BBM nun. Oh, gusto niyong pangalanan ko? Hindi na. Oh, ang dami doon, anti yun. Oh, eh nung mananalo na, biglang, ayun na, sobrang dikit na ngayon kay PBBM. Oh, eto ngayon dikit. Eto doon ha, talunan si PBBM nun, nakadikit to sa kanya. Oh, tapos, nung nanalo, nakadikit pa rin. Oh, ano nangyari? Etong mga bagong saltang vlogger, siniraan na siniraan to. Ang tanga nyo naman, naniwala kayo. Ganun lang kasimple yan. May balita pa nga ako. Ito, hindi nyo alam to. Sa sobrang lupit nitong gago na to, ha? Ha? Ang nagpapagawa ng bahay niya, pansinin niyo ha? Sa kanyang life, paiba-iba. Oh.
Eh, yung official na nagbitbit sa kanya ngayon doon sa Jamaica. No. Eh, eh kayo, bobo kayo eh. Oh. Akala ninyo, totoong tapat na tapat itong vlogger na ito at para sa bayan yung ginagawa niya. Hindi nyo alam, may nauuto lang siya. Ganyan nung kayo kabobo. Sorry, pero totoo eh. At ipagdidiinan kung bobo kayo.